Happy birthday to me, of course. Happy birthday to me. Happy Mickey birthday to me. Happy birthday to Mickey. Yes. Oh. Hi guys, it's me, Limer, and welcome back. Ulat sa channel ko. Siguro naman medyo napansin nyo na po, opo, na ang theme ng birthday ko ngayon ay Mickey! Gusto ko kasi a very kids party. Alam mo naman, kaka 9 years old ko pa lang. Anyway, so since it's my birthday, naisip ko dapat very special. Especial ang ating vlog ngayon. Eto na nga. Ang mga pinaka-inihintay niyong isisiwalat ay maisisiwalat na. This is hashtag laglag na! Tignan niyo naman, umabot siya ng 658 likes. So gustong-gusto niyo talaga yung mga... Hindi pa kayo sapat na nalaman nyo na yung age ko, saan ako nakatira. Gusto nyo talagang makilala ako ng bonggang-bongga. Kaya nga naman, syempre, ibibigay natin yon sa inyo. Ano pa nga ba? Dahil mahal ko kayo. So, pini-em ko yung mga friends, best friends, kabarkada, ka-office mates ko last Monday. Ang sabi ko sa kanila, kaibigan, ano yung pinaka-hindi mo malilimutang kalokohan or drunk moment ko para to sa birthday vlog ko sana? Ahaha! Ha-ha! Salamat! Hashtag maglaganag! Energy taas. Nagsisi agad ako kasi nung nagsireplyan na sila, na-realize ko, ang dami nilang hawak na alas sa akin. Pero naniniwala pa rin ako sa goodness and sa pagmamahal nila sa akin na hindi naman po nila masyadong ipagkakalat. Kung ano man ang mga nangyari. Of course, hindi naman kasi ako perfectong tao. I learned from my mistakes and now I know I shouldn't. And since mga bata po ang mga viewers ko, gusto ko lang i-share din sa inyo to para naman pag kayo na yung makakaranas ng ganito, eh maiwasan nyo na. Dahil dyan, simulan na natin. It's... First... May mura agad. Ano to? Nung kinausap mo si Raffy sa telepono, nung di mo pa nakikilala, si Raffy ay yung jowa niya. Coffee's mate ko to, yan. Tapos, kung ano-ano ang pinagsasabi mo, take note, hindi ko pa siya kilala nun. Tapos after nun, sabi mo, sabay tayo uuwi. Pagtingin ko sa labas, wala ka na. Tapos next day, di mo na matandaan kung paano ka naka-uwi. Eto yon, Christmas party yon ng... I was so drunk. As in, iba na. Tapos hindi ko alam kung bakit nagkaayaan pa kami. Kasi meron pa kaming mga red wine doon. Opo, na binigay ng basta. Tapos, grabe. Alam mo, naka-check-in ako noon. Kinabukasan, pagkagising ko, sabi ko, where am I? Sabi kong ganun, sabi ko, oh my God, paano ako naka-uwi? Hindi ko maalala kung paano ako naka-uwi dun sa hotel na yon. Hindi ko alam. Pero chinek ko yung phone ko, may alarm ako. So ibig sabihin, nakapag-alarm pa ako. So nasa katinuan pa ako, opo. Pero hindi ko talaga maalala. How? Normally ganun pa ako pag nalalaseng, nag-blackout po ako. Tapos hindi ko na maalala kung ano nangyari kagabi. So, kids, huwag kayong gagaya sa akin. Huwag kayo nag-inom, drink, kung ano lang ang kaya nyo. Next, yung pagiging makakalimutin mo talaga ng pangalan. Biruin mo, yung isa nating kasama, 7 days na nating kasama, pero tinawag mong girl. Di ba, sabi ko sa inyo, makakalimutin talaga ako. Every Christmas party, merong inter-department na nangyayari. Kaya niya sinabi na 7 days kasi nga, 7 days na kami nagpa-practice. Kasi hindi ko pa rin maalala yung name. Actually, may iba akong mga dancers. Hindi ko na talaga maalala yung name. Pero I know them sa face and kinakausap ko sila. Uy, kamusta? Mga ganyan lang. Pero yung name, I cannot. Naalala ko lang yung nag-play ang thump. Thumping, then jam na jam tayo at talon-talon tayo sa... Tapos, magigiba na pala natin yung sahig. Kaya akit ka agad yung nagsiserve ng foods nila. Kasi, sorry na to ako. Kasi meron kami yung pinagkakaraokehan.
na place. Malapit lang sa office namin. Tapos, nandun kami sa may second floor. Eh, parting-party kami. Opo, yung parang nagwawala na talaga. Yung parang gumigiba na po. Hindi namin alam na hindi pala siya masyadong soundproof. So, umakyat yung nagsiserve ng food sa amin. Sabi niya, oh, huwag po tayo masyadong tumalon kasi po parang nag-earthquake po sa baba. Opo. KJC Kuya, alam mo yung kantang-kanta kami? Kaya kung gusto nyo na sa bahay na lang kayo mag-karaoke, may alam ako kung saan kayo pwedeng bumili. Sa Mega Sound, hanapin nyo lang sila and just use my code. Magkakaroon kayo ng libreng microphone. Kasi pag bumili ka ng karaoke sa kanila, may libre naman talagang isa. Pero pag ginamit mo yung code ko, magkakaroon ka na ng isa pa. So pwede na yung mga paduwat-duwat nyong ganyan. Opo, so alam nyo na. Next, 18th birthday ni Shella. Siyempre, party-party, inom-inom, 18th eh. So, legal na, kumbaga. Nagpaka-young, wild and free tayo. Super nalasing ako, umupo ako sa gitna ng kalsada. Ayoko pumasok ng villa, hinatakbo ko pabalik sa loob, tas binasa mo ko ng bongga sa shower para magising ako. Medyo heartbroken rin ako nun. Tipsy ka na rin, tinulak mo ko sa pulhan. Oh my God! Tas ang naalala ko na lang, sabi mo, di ka na nga mahal. Second, recently lang, nag-video chat tayo, umiinom ka ng soju, tawanan lang, kuwela, lagi mong sinasabi, noon na best, lasing na ako, o hindi pa ako lasing, kaya ko pa. Ang gulo-gulo, hanggang sa, ang naging topic ay parents, ayun na, iyakan na. Pero dun ko na na-appreciate lalo kung bakit tayo magkaibigan, kasi parehas tayo ng values, lalo na yung pagmamahal sa pamilya. Plus the fact na kahit malayo tayo sa isa't isa, parang isang tricycle away ka pa lang din for me. Oo, kasi si Bess, nasa ibang bansa na siya, and I forgot kung saan siya naka... kung saan siya naka-base, basta it's a very, very far, far away from here in the Philippines. At nagpa-cake siya sa birthday ko. Thank you very much, Bess. Maraming salamat! Nung nagvi-video kay tayo, tapos sinayawan mo lahat ng nasa paligid, kasama si... I cannot! Opo, nalasing din po ako nun. Tapos yung parang sayaw-sayaw talaga na to the max. Tapos may mga nasayawan tayo na hindi dapat. Boss siya eh! Karespe-respeto! Ganon. Buti na lang, okay lang sa kanya, game lang din siya. Nakainom na din naman siya nun. Next! Ay, umiyak ka rin sa... Tapos nagsuka ka, inalalayan ka... Nilasing po tayo nung isa naming kaibigan. Opo, ikaw yon. Alam mong ikaw yon. Nagpa-experiment ka ba dun sa bartender? Tapos ang ending, wasak ako. Opo. Tapos pag uwi natin sa inyo, binidyohan kita. Di mo na kaya. Kunento niya sa akin, sabi ni Mom Shi, binigay ko na kasi sa kanya yung susi. Kasi sabi ko, Mom Shi, di mo na kaya. So, ikaw na bahala. Ito na yung susi ng bahay namin. So, pagdating namin ng bahay, na-unlock na niya yung lock. Tapos, sabi niya, uy, halika dito. Kasi hindi ko maabot yung pambukasan ng gate. So, ako daw, pumunta ako dito. Lasing ako, ganyan-ganyan. Pagpunta ko doon, ang ginawa ko, yung in-unlock niyang lock, nilock ko ulit! Ang galing ko, di ba? Ang husay! Basta madalas kang umiyak, tapos pag nalalasing ka, nagsusuka ka, tapos di mo na alam mangyayari. So alam nyo na, kids, kids, huwag nyo gagayin si Kuya Limer nyo, okay? Do not! Learn to control! Next! Nung nagpunta tayo sa Cagbalete Island, nauna na kami natulog ni Marjo, tapos kayo nagiinuman pa sa labas ng cottage. Nung tapos na, nakisiksik ka sa amin ni Marjo sa kama. Tapos nangungulit ka pa nun hanggang sa makatulog ka. Tapos, madaling araw, naririnig nyo pa ba ako? Bumabagyo na naman po kasi. Opo, ito na naman tayo. Nagising ako kasi tumayo ka, pero di kita pinansin. Pero pinakikiramdaman kita kasi ang worry ko, baka lumabas ka. Tapos, bigla akong may narinig na may tubig. Nakakaloka, friend. Umiihi ka na pala sa pader. Hahaha. Tumayo agad ako, sabay inurong ko yung mga bags natin kasi mababasa mo dahil nasa floor. Kung saan ka umiihi, ang hirap pa kunin yung mga gamit ng di ko masight ang iyong toot. Tapos lumabas ka ng room, umakyat ka para makitulog sa tabi ng iba pa nating mga kasama. Nakisiksik ka na naman doon sa kanila. Pagkagising na pagkagising ko, gising ako. Tapos, yung friend ko na yan, ganun siya sa ano, sa may hagdanan. Tapos sabi ko, bakit ako nandito? Sabi ko, sabi mo niya, ay nako friend, kumain ka. Mababang pagkikwento natin.
Tapos alam nyo, ang nakakatakot doon, sabi niya kasi, nagpumilit daw akong umakyat sa hagdanan. Yung hagdanan doon, wala pong handrails, tapos semento siya. Tapos never pa ako nakaakyat doon sa taas na yun, ha. As in, yun yung first time ko na nakaakyat ako. Diba, imagine, yung tibong pag nadulas ako doon, ligwak ako, as in, dead on arrival, ganon. Kasi nga, semento siya, na pag nakanto kang ganon, wala, balik. Ganon siya. Tapos, nag-enjoy ba tayo dyan? Kung nag-enjoy tayo dyan, pakitype lang po dyan sa comment section. Hashtag Happy Birthday Limer. Opo. Okay, next. Nung high school, nung iniyakan mo, nung nabinyagan yung bago mong billing white shoes. Dahil mabait akong kaibigan, di kita magawang pagtawanan. Eto kasi yan. Nung high school pa lang ako, natuto na talaga akong mag-ipon. So pinag-ipunan ko talaga yung rubber shoes na gusto ko. White rubber shoes. Meron naman akong rubber shoes noon. Pero parang gusto ko lang talaga yung all white kasi parang ang gandang tignan. Eh yung mga hayop kong ka-classmate. Opo. Uso pa dun yung binyagan na yan. Ganyan. Tinapakan niya. So parang ako... Pumunta ko sa best friend ko, Bes! Iyakin pala, Bes! Tinapakan nila yung sapatos ko, ganyan. Pinag-ipunan ko to. Ganyan-ganan ako. Tapos hayop tong best friend ko. Kunento niya sa akin, years after, tawang-tawa pala siya sa akin. Tapos hindi niya ako magawang tawanan kasi nga parang I was having a moment, ganyan. Hayop. Hi, Bes! Nagpadampa siya si... Thank you, Bes. Nagpagawa ka ng project sa akin. Not once, but twice. Oh my God, ang masaklap doon. Perfect ka. Ako hindi. Bakit? Nako, napakadami sa Lokban. Ito naman, pamangkin ko siya sa pinsan. Na by the way, meron ng vlog yung anak niya sa ito. Inaanak ko pala. Opo. Please follow her. Ang cute-cute niya. Sobra. Baka nagtataka kayo. Yung pamangkin ko sa pinsan, mas matanda pa yun sa akin. Yung lasing na lasing tayo sa Lokban. Tapos kung ano-ano pinagagawa natin, overnight sa iba't ibang bahay, opo. Na-experience ko po yon. Iba. Iba sa Lokban. Kasi magkakakilala yung mga tao sa Lokban. So para, ay, dito ko na, dito ko na matulog. Uy, tagay dito. Yung tipong, kahit hindi ka iinom, basta pag piyesta doon, bago ka makauwi ng bahay nyo, nalasing ka na. Kasi lahat ng dadaanan mong streets, papatagayin ka. Kwentuhan buong magdamag, inuman sa iba't ibang bars or sa labas ng bahay. See? Sa kalsada, sa aramin, meron pa tayong naririnig na footsteps pagbaba ng hagdan sa bahay sa Lokban. Oo, totoo yan. In short, masaya lahat and memorable. Sa sobrang dami kong moments with you, halos hindi ko na ma-enumerate. May mga love life keme pa. May picture mo pa ako sa basement na... I cannot be opo. I can't forget English! Sino to? Ay, oh my gosh. Kabarkada ko, opo. I can't forget the time when we were celebrating your birthday sa... Then we all saw you... Cannot me! No. Next! Ang makita kang umiiyak during... Christmas party. Di ko alam kung lasing ka na ba eh. At ang pagpa-party-party sa wedding ko na inoklay... na inoklay yung... Hoy! Wala akong inokray. Puro ano naman, puro drunk moments. Sabi ko, kalokohan or drunk moments. Grabe, puro drunk moments. Naaalala nila sa akin. Konti lang drunk moments na. Drunk moments ulit. Pero, di ko makakalimutan yung gumimik tayo eh. Diba? Kinain pa natin yung chicken ba yun? Nung prior na nag-table dun sa table natin. Kasi, dami pa naman laman. Wait! Let me explain. College kami na to. So... Alam mo naman, wala tayong masyadong budget, taghirap, opo. Pumunta kami doon kasi in-invite kami, neto, ng kaibigan kong to, kasi only drinks daw na mura lang yung ibabayad mo. So, di punta kami. Eh, late na kami. Yung pagdating namin doon, wala na yung only drinks. So, isa lang yung binili namin na drinks. Tapos parang in-enjoy na lang namin yung party. Eh, hindi pa kami kumakain! Tapos inaupuan namin upuan, may plato. Tapos meron, alam mo yung mga drumsticks, ganyan. Yung iba, syempre, hindi na namin ginalaw yung may mga kagat-kagat na and everything. Eh, meron doon! Meron doon, nag-iisa na yung wala pa siyang kagat. Pinaghatian namin! Hulube moments! Next! Eto na nga, pag nalalasing, lahat na lang ng tao ino-okray. I remember nung pumayat ka lahat, kami, nila Kirk, tinawag na majubis. Nalaka lang ko. I'm sorry, friends! Siguro, yung di ko malilimutan sa'yo nung birthday ko, na umiyak ka dahil sa sitwasyon mo. Ganon, kasi experience mo, kapatid. That time, need mo talaga kami lahat.
may mga tayong-tayo na ganon. Wasak. Wasak! Na wasak ang puso ni Lasty Mac! May time talaga in my life na I thought I was really okay and I was doing good. But pag umiinom tayo, mas lalo tayong nagiging emosyonal. So, lagi tayong umiiyak. Iyakin dyan! Kaya please, huwag niyo akong paiyakin. Protect me as hard as you can. Kasi iba, I'm fragile. Alam mo naman, di ba, kung ano yung pinaka hindi ko malilimutan yung kila... Oh my God! I was dead that time. I was super drunk and everything. So, next! Lahat ng ginagawa mo, kalokohan. Pag iniiwan mo ako sa gitna ng daan, sabunutan kita dyan. Kasi ganito, si kaibigan, hindi siya marunong tumawid. Sa tanda niyang yun, hindi ko maintindihan. Ang ginagawa ko pa sa kanya, pang-asar, kinakausap ko siya na kinakausap. Pagtatawid na kami. Sabihin, shh, magkakamaingay, kukonsentrate ako, gagana. Tapos minsan ang ginagawa ko pa. Kasi kapag tatawid kami, doon, humahawak yan. As in yung ganun talaga. Tapos yung tipong dahan-dahan ako maglalakad. Tapos pag may mga pakotse, natatakbo akong ganyan. Tapos hindi niya alam yung gagawin. Ay, by the way, si Rain po ay isa sa mga nagmamayari. Hi, Karen. Yan, si Rain and Karen. Ay, nagmamayari po ng Bora Heaven PH. Yan. So kung gusto niyo ng BT21 and BTS official merch, you know where to go. Tsaka may time na galing ako, girl CR. Tapos sobrang late na, nanakot ka pagkapasok ko ng marketing. Oh my God, oh, naalala ko yun, yun yung nanginig siya. Mahilig talaga akong manggulat. Tapos makikita mo na lang sila nanginginig na gano'n. Drunken moment, dinumihan nyo ni Chest area ko sa office kasi uminom kayo ng wine. Ano yun, titahan? Kasi eto nga yun, continuity siya. Yung kunyato ko kanina, eto yung hindi ko alam kung paano ako nakauwi. Okay, hi! Pagdating ko kinabukasan, sabi ko, kaibigan, hindi ko alam kung paano ako nakauwi sa hotel. Skilt na galit siya. Alam mo yung titig niya, yung papatayin niya ako. Ganun talaga yung titig niya. Tapos sabi ko, bakit ka galit na galit? Tandang-tanda ko yun, sabi niya sa akin. Ang tumi-tumi ng kwarto! Sabi niya sa akin ganun. Tapos yung nanginginig pa yung labi niya. Galit na galit talaga siya. Tapos sabi ko, ala, I'm so sorry. Hindi ko talaga maalala. Next! Ito hindi ko malilimutan. Bago pa lang ako nun. Dark mode, hello? Bago pa lang ako nun sa marketing, yung alam mong di pa talaga tayo close. Tapos dumaan ka sa likod ko, sinakal mo yata ako. O chinap-chop mo yung leg ko. Gusto mo yun? Ganun ka ba mag-welcome sa mga newbie? Kaya sana kung makapasok ka sa bahay ni kuya at may bagong housemates, huwag may cha-chop-chopin yung leg. Or, to be fair naman, feeling ko nakapag-chikahan na tayo ng ano nun, sa lunch nun. Pero, siguro parang na-vibes ko na, uy, okay lang na. Mahilig kasi ako mang ganun. Actually, yung isa din namin, yung ka-team niya din, may ginaganon ko din siya every time na nakikita ko siya. Ginaganon ko siya. Ooh, ganda mo! Next! How about yung lagi mo akong ginugulat? O kaya pag naiihi ako, lagi mo akong hinaharangan. Grabe! Oo, normally kasi ito, si Isha, yan. Pag naiihi siya, late na niya sinasabi, yung tipong pabulwak na. So, trip na trip ko palagi yung isasarado ko yung pintuan. Diyan ka lang! Tapos kinikiliti ko siya ganyan. Sabi niya lang, "Mer, magkakalat talaga ako dito, please!" Ganyan siya. Last na, okay. Minura pa ako, sabi niya, sigurado ka ba dyan? Kapepsquad ko din to. Ang hindi talaga nawala sa isip ko ay yung nag... tayo, no, umuwi si... Nagpaka-sex bomb, Jopay ka nung gabing yon. Iba yung paggiling mo kayo. Bigay na bigay. Akala ko, huling gabi na ng balakang mo. Hanggang ngayon, naalala ko, parehan ako pa bet mo. Normally po, pag nalalasing po ako, it's either sumasayaw ako, or umiiyak ako, or nagbo-blackout ako. Nandun lang yan! So, yun na nga, naisiwalat na ang mga dapat isiwalat. Happy birthday to me! Sana na-enjoy nyo ang aking napakahabang vlog! Alam nyo na yung pinapa-comment ko sa inyo, hashtag happy birthday Limer. Just comment it down below, okay? Please! Please! Sige na, oh, birthday ko naman, oh. Don't forget to like. Like nyo na yan. Shit! I-share nyo na din yan sa Twitter. Tapos pakitweet na din yung hashtag Happy Birthday Limer. Dali na. Minsan lang ako mag-request to ano to. And subscribe mga merman at mermaid ko. Ako po muli si Limer. Na nag-iiwan ng isang kasabihang, anumang pagsubok ang iyong pagdaanan, go ka lang lang go! Just keep swimming! Just keep swimming! Just keep swimming! Just keep swimming! Hey! Hey!
lang gumawa niyan. Happy Mickey birthday! Yes, glitters yan. Up. Sana maraming pa akong birthday na makasama ko kayo. I love you. Thank you. Salamat. Mga birthday ko. Bye-bye!